Hi guys, kamusta na? Welcome back dito sa My Art Life, and for today, ipapakita ko sa inyo itong Pinoy watercolors. Actually, nung day na nabili ko to, wala talaga akong balak bumili ng any art materials, pero nung nadaanan ko siya tapos nakita ko, na-curious lang talaga ako sa brand name niya na Pinoy watercolors. So, support your own, ika nga. Nabili ko nga pala to for 30 pesos lang, and murang-mura na to, sobra for 16 colors. Okay, so wag na nating patagalin pa at buksan na natin ang watercolor na to. Gawa sa plastic yung case nito, and yung lid naman, medyo ingatan nyo na lang kasi ito yung tipo ng plastic na madaling mag-crack. Yung paper insert naman sa loob, nakalagay lang Pinoy watercolors tapos wala nang ibang information. O nga pala guys, semi-moist yung watercolors na to, so madikit yung surface nito pag hinawakan nyo. Pero nawawala naman usually yung dikit ng mga ganitong klaseng watercolors kapag na-paint mo na siya sa paper or pag nahaluan na siya ng water. So, tingnan natin mamaya kung okay na rin siya. Yung brush naman niya is yung cheap kind of brush lang na may hard plastic bristles. So, hindi ko to magagamit. Ano na lang, gamit na lang tayo ng ibang brush later. Yung palette naman ay gawa sa thin plastic, yung karaniwang ginagamit sa packaging or blister packs. I guess ginawa nilang ganito para, of course, maging mas mura yung presyo. As you can see here din dito sa likod, hindi masyadong makapal or nakalugog yung each pans. So, malamang sa malamang to, konti lang yung paint, and magagamit na lang siguro mga 2 or 3 times, tapos ubus na yung paint sa loob. Kasi kahit dito, up front, mukhang hindi masyadong marami yung paint na nakalagay dun sa each pan. Okay, so ito naman, simulan na natin ang pagsaswatch para makita na natin yung lahat-lahat ng kulay ng watercolors na to. Ito nga pala guys, nakalimutan kong banggitin kanina. Nabili ko nga pala yung watercolor set na to sa palengke. So, I'm sure na madali nyo rin mahanap to sa mga local na palengke dyan sa inyo or sa mga tiyangge, lalo na sa mga local retail school supply stores. Sigurado ko meron yan doon. So far, kung mapapansin nyo yung ibang kulay dun sa upper left side nung swatch sheet, sobrang pastel or sobrang light ng kulay na halos hindi mo na makita. Especially dito sa sa video dun sa camera. Pero in person, may kulay yan. So far, okay naman yung watercolor set na to. Yun nga lang, medyo light yung ibang kulay niya. Pero kasi syempre nga, mura lang tong watercolor set to. So hindi ko na rin ine-expect na ganun siya ka-pigmented. Pero so far, nung nag-blend naman ako, makikita nyo na okay siya. Dahil nakagawa ako ng orange at green na hindi naging muddy yung kulay. So I guess kahit papano, itong watercolor siya to, mura man siya, maitatawid mo rin yung pagkukulay or yung paggawa mo ng artwork using these watercolors. Okay, so finally, natapos na din natin yung pag-swatch sa Pinoy watercolors. Pero since nakulangan nga ako sa swatch kanina dahil ang light ng mga kulay, nag-swatch pa ulit ako ng isa pa, pero ginawa ko siya off-cam na. Pero papakita ko sa inyo yung results. Mas naging okay yung kinalabasan ng colors this time dahil ginawa ko mas marami yung paint tapos less water. So mas maging matingkad yung kulay, mas kita nyo na siya this time. Okay, so that's it for today's video, and salamat guys for joining me. You all have a great day, and magkita-kita tayo ulit on the next video.
Take care guys, and bye for now.